Hindi nyo ba napapansin minsan pag nagbabrowse tayo sa social media, pagkatapos ay nalulungkot tayo para masama pakiramdam natin? Nangyayari po talaga yan. Merong mga paraan kung paano mas nadidepress, nagiging nervyos, anxious, malulungkot yung tao pag browse sa social media. Ayan, tingnan po natin. Merong tamang paggamit ng social media, merong maling paggamit. Yung maling paggamit, kung nalulungkot ka, dito ka maghahanap ng saya, lalo ka lang nadidepress, mas gusto mo online na lang, hindi ka na makausap sa tao, at kung natotroll ka o nabubuli ka, o nadidistract ka sa trabaho mo, naguguluhan ka. Ayan, mas malungkot siya. Minsan, pag nagpa-browse ka, feeling mo, parang apektado ka. Oo, parang sinasabihan, mali ka, mataba ka, hindi ka kilala, hindi maganda buhay mo, parang nakaturo siya sa'yo. Ang problema po kasi talaga, itong tinatawag na comparison trap. Naghahabol lang kayo ng ibang tao, ng classmate mo, sa high school, o sa college, bakit siya mas mataas, mas maganda, o ikaw mas mababa. Habol lang habol, masama po yan sa mental health. Kaya nga sa Amerika at ibang mga bansa sa buong mundo, napakataas ang depression, napakataas ang suicide sa ngayon. May factor yung maling paggamit sa social media. Parang ganito, yung classmate mo sa high school, ayan o, ang dami niyang likes, ang dami niyang love at comments. Ikaw, 16 lang. So, masama loob mo because of comparison trap eh. Yan, minsan maganda yung picture lagi pinopost pero ang gulo-gulo naman sa buong bahay. Kaya po, hindi talaga, ang point is, wag na mag-compare, wag na mainggit. Baka yun ang trabaho niya eh, yun ang gusto niya. Ikaw, iba naman ang trabaho mo, meron ka naman negosyo, meron ka sariling ginagawa, di ba? Na pumupunta po to sa teen depression or depression. Yan, no? Lagi nalang mag-isa, malungkot. Okay, hindi na kumakausap sa pamilya. Madalas umiiyak. Nagbabago yung pagkain niya. At kung ano-ano na mga iniisip po nila. May apat na paraan kung papaano ang social media nakakasama. Nakita nila yung maling paggamit nagko-cause ng depression, poor body image, tingin mo pangit yung katawan mo, eating disorder, may nakita kang payat at sexy, 'di ba? Bakit hindi ka kung ano nang gagawin mo, at decreased well-being. Sabi, hindi ka na masaya. Parang mas inis ka lang lalo. May bad ways to use social media, may good ways. Ang bad ways, yung hinahabol mo lang yung maraming likes, maraming followers. Binabrowse mo kung malungkot ka, naghanap ka ng pampasaya, hindi talaga doon makikita. Ini-stalk mo yung mga kaaway mo, mga ex mo, at kinocompare mo sarili mo. Ang pwede paggamit sa social media, sa internet, hanap ka ng mga inspirational stories, mga taong positibo, mga taong nagpapasaya sa'yo, na tumutulong, di ba? Makes you happy, inspires you. Pwede kang mag-post ng picture kung kailan ka masaya. At mag-set lang ng time. May time na pang internet, may time ng tunay na buhay. Iba yung tunay na buhay tsaka online na buhay. Ito lang para sa akin na mas maganda kung po pwede, iwas tayo sa pagpo-post nito. Or kung di kayo makaiwas, wag nyo na lang i-follow yung mga nagpo-post nito. Kasi pwedeng ito nakakasira. Hindi nyo lang alam ito ang trigger sa depression, lungkot, at kung ano-ano pa naramdaman nyo. Meron kasi nagpo-post talaga, nagpapainggit. Oo, yung pinopost yung magandang bahay, kotse, jewelry, relos. Parang pwede naman mag-post, pero anong purpose, di ba? Para saan? Para mabilib, para mainggit, di ba? Mahirap mag-post ng napaka, para layan natin, piyesta, ang daming pagkain, di ba? Sobra-sobra, ibang tao nagugutom. Mabuti kung pinost mo lang sa friends mo o sa Viber chat mo lang, di ba? Pwede. Ito, pinost mo sa lahat eh. Di ba? So, ano mararamdaman ng iba? Lalo na yung mga nakatira lang sa barong-barong, wala. Baka mamaya, di ba, maisip niya talagang walang kwenta na buhay ko, di ba? Wala na akong pag-asa. Lalo lang sila malulungkot
kung pinapakita mo yung masyadong positive na sa iyo, di ba? Dapat sensitive tayo. Meron kasi mga tao, hindi talaga ready, lalo na kung masama loob niya, may nangyaring masama sa buhay niya. Let's say, may nangyari sa family, nalugi, tapos ikaw, pinopost mo ganon. Pwede privately, pero kung publicly, sa tingin ko, medyo ingat, don't flaunt your wealth. Yung iba nagpo-post, puro pera. Don't follow people who trigger you. Yung kung kanino ka inis, kung natitrigger ka, huwag mo na lang i-follow. Diba? Para hindi na pumunta sa timeline mo. Follow people who inspire you, yung nagpapasaya sa'yo. Huwag mo na i-stalk yung mga kaaway, mga ex. Mas maganda huwag na lang mag-post ng negatibo sa social media. Para sa akin na yung mga bashing, atake. Nasa sa inyo, kung yun ang negosyo nyo, yun ang trabaho nyo, siguro kung yun ang earning nyo, wala tayong magagawa. Pero kung ordinary tao, kasi pag nagbato ka sa ibang tao, automatic yun eh, karma yun eh. One day babalik sa'yo yun eh. One day babalik. Hindi mo alam, maybe after, marami ka nga followers. Paano gusto ng tao yung nakikipag-away, gusto ng tao yung nagmumura, type nila i-follow. Gusto lang nila tignan, pero hindi talaga gusto, hindi dahil believe sa'yo kasi natutuwa lang sila na, bakit ganito to? Diba? Kaya lang, pag nagbato ka, may balik talaga sa'yo. Oo. Lalo na kung di mo naman kilala, nananahimik naman, diba? Kanya-kanya tayong buhay, kanya-kanya tayong kinakargang mabigat sa buhay natin, ba't pa natin kailangan daganan yung ibang tao? Eh, hindi naman tayo ginagalaw ng ibang tao. So, don't attack a person you don't know. Avoid the comparison trap. At huwag sana magpo-post pag galit ka o emotional ka. Baka meron kang masabi na pagsisihan natin. Self-help strategy, itong mga video natin, pwede ka nalang magsulat sa journal, mas safe doon. Mag-exercise para sumaya ang mood. Kausapin ang pamilya, alaga ng pets, pwede mag-creative outlet, at meron mga relaxation technique. Sana nakatulong tong video para alamin nyo lang, natitrigger ako nitong bagay na nakikita ko. Kaya pala ako nalulungkot dahil dito. Alam ko na ngayon, nasabi pala ni Doc Willie. So, mas iiwas na ako sa ganito. Mas hindi ko na fa-follow to. Ifa-follow ko na lang para yung feed ko mas malinis at mas masaya ako pag tumitingin tayo sa ating social media. Salamat po. God bless.